Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Tinupad nga ni Kyrie Irving ang mga sinabi niya sa mga fans ng Boston Celtics na see you in Game 5. Dahil sa Martes nga ay lalaruin na ang ikalimang game ng NBA Finals. At ito nga ay gaganapin na sa home court ng Celtics kung saan taong 2021 pa nga ang huling panalo ni Kyrie Irving sa arena na ito. Kaya naman ang tanong ay alin na Kyrie Irving bang mapapanood natin? Kung gusto nga na manalo ng Mavs sa Game 5 at may extend pa ang series na ito, kailangan nila ang superstar version ni Kyrie Irving. Sa last 2 games nga ay hindi niya binigo ang kanyang mga tagahanga at talagang nag-deliver siya. Bagamat ang talo, noong game 3 ay nagtala siya ng 35 points on 4 of 6 shooting sa 3-point line. At sa game 4 naman ay gumawa siya ng 21 points and 6 assists on 55% shooting sa field sa loob lamang ng 3 quarter. So sa home court nga ng Mavs ay nag-average si Kyrie Irving ng 28 points on 50% shooting sa field. Habang sa Celtics court naman ay 14 points per game lang nga on 35% shooting sa field. So malaking difference nga yan. Posibleng factor nga dito ang home crowd ng Celtics na medyo nadadala din si Kyrie Irving at nawawala siya sa composure. Ngunit kung Mavs fan ka nga, inaasahan mo na kinailangan niya lamang ng oras na mag-adjust. At ngayon naka-adjust na siya ay tuloy-tuloy na ang kanyang magandang performance. Definitely, hindi dapat bumaba sa 20 points ang gawin ni Kyrie Irving kung nais silang makuha ang panalo o at least pabigyan ng tsansa. Maliban na lang nga kung gumawa si Luka ng 50 points o higit pa. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay magkakaroon na ng magandang performance si Kyrie Irving sa home court ng Celtics o matutulad lamang ito sa Game 1 at Game 2 kung saan siya ay nagkalat? Habang ang former MVP Joel Embiid ay naging impromptu o bigla ang guest sa pag-cover ng ESPN kahapon ng NBA Finals kung saan nakasama niya sila Paul George, Stephen A. Smith, Malika Andrews at Michael Wilbon. Dito nga ay sinagot niya ang iba't ibang katanungan, katulad na lamang ng kanyang plano ngayong off-season, kung saan sinabi niya na naghahanda umano siya para sa Olympics na ayon sa kanya ay pangarap niya simula pa noong bata pa siya. Ayon din kay Embiid ay gusto nga daw nila na mag-add ng pieces kayong off-season sa Sixers sabay silip ng tingin kay Paul George na tinatarget nga na Philadelphia 76ers matapos na hindi magkasundo at ang Clippers sa panibagong kontrata. At binanggit din nga ni Embiid na sa palagay niya ay hindi magiging dynasty ang Celtics lalo na sa panibagong CBA. Tulad ng iba ay diniscredit din nga ni Embiid ang Celtics at panay-injure daw ang East players ngayon including siya mismo. Ayon din kay Embiid ay hindi niya nga daw talaga gusto ang Celtics. Great city and fans nga daw sadyang ayaw na lang nga daw sa team na ito. Kung maaalala nyo nga mga kaibigan ay multiple times na din sa playoffs na pinauwi si Embiid ng Celtics sa mga naunang taon at malaking dahilan nga ang team na ito kung bakit hanggang ngayon ang one of the best players of this generation ay hindi pa din nakakaabot hindi lamang sa NBA Finals kundi pati na din sa Eastern Conference Finals. Ano ba ang masasabi nyo sa pahayag ni Joel Embiid?